Sa mga bagong generasyon ngayon, mga kabataan, hindi nyo pa nabutan yung mga past na administrasyon tulad ni President Marcos. Yung kanyang pagkamalakad nung time na 19, ano siya eh, nagsimula sa mga 1960s hanggang 1986 ang natapos ang kanyang pag-awak sa Pilipinas. Ngayon, nung naabutan ko siya nung ano na ako eh, ngayon, elementary, since nag-start ako nung ano, nung nag-aral ako ng elementary, ano, na 80s. Tapos nag-graduate ako ng elementary 83-84. Nabutan ko siya nung martial law. Nung martial law kasi, ang sabi ng mga tao, masama ang martial law. Masama kung gamitin sa persahan. Pero pag sa ano na siya ng deklarasyon na pag lower, low ang mga price, price control, nakokontrol agad ng gobyerno. Hindi na dumadaan sa Kongreso at saka sa Senado. Hindi na pagdidibatihan yon. Kasi inabolis na niya yung mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan yung Senado at sa Kongreso. Inabolis na yung time na yon. Kasi gusto na ang desisyon ng gobyerno ang masusunod. Halimbawa, yung mga mayayaman na nag-invest dito sa atin sa Pilipinas na gusto ng sarili lang nilang kapakanan na umunlad sila. Hindi papayag si Marcos mga araw. Gusto niya ang mananalo doon, tayong mga mamamayan, mananalo sa yung ang pangangailangan natin. Hindi tayo talo doon sa mga negosyante. Yung mga mayaman, mga negosyante na magsamantala sa bawat isa sa atin. Pag sabi ni Marcos na low price, presyo kagad siya ng mababang presyo. Kontrolado agad lahat yan kasi government kasi ang utusan niya ngayon mga militar na ibaba ang presyo. Automatic at pag hindi sumunod yun, i-close yung kanyang negosyo. O close your na agad yun. Wala nang daming salita pa. Yung mga media o mga estasyon ng mga television, pagka hindi sumunod sa tamang pamalakad, agin sa kanya, lusogin agad, isira yun. Isira kasi agin sa kanya yun eh. Agin sa kanya, ibig sabihin, may bumalagbag sa mga batas na para naman sa kabagayan sa lahat. Tapos yung mga kabataan ng araw, ang mas maganda doon, disiplinado. Walang mga dami ngayon mga bata na kahit matatanda sa'yo, kaganyan-ganyan yung kahit matanda eh, bastusin, mga babastusin nila. Ngayon, nung araw, hindi. Kahit hindi mo kamag-anak, ginagalang yan. Magandang gabi po o magandang umaga po, lola, lolo. Ganun ang magpapasunod ng araw sa ano. Ngayon, karamihan yan, talamak ngayon mga kabataan na ano yung na-influence sa mga masasama. Nagbukas yung kaluwagan na ng masubrang kaluwagan na nung panahon ni Cory. Kasi ano na yun, liberal party na malaya ang tao ng gusto pero nasubrahan sa kalayaan. Umapuso ang mga kabataan kasi may batas na yun sa mga ano bata na bawal sila galawin, may protection ngayon sa batas na mga bata bawal galawin. Pero nung time sa amin, nung time yung kami nag-aral, pagka once na ang bata nandoon na sa compound ng school, sa school na mismo, ang mag-handle doon yung ano na, yung school, ang nag-manage na sa school, yun ang mag-disiplina sa mga kabataan nung araw. Pag once na ipasok mo na yung mga bata dun sa school, wala nang pakalam ng mga magulang doon. Ang mag-disiplina doon na mga teacher na. Ang mga hindi makikinig sa teacher, anong ginagawa? Pinapaganyan. Squat. In-squat. Tapos yung papuntahin doon sa mga maraming langgam. Doon pa, sinong hindi matitino doon? Wala na pakialam ang magulang doon sa anong araw. Walang pakialam, hindi matitino ang mga estudyante. Matitino ang estudyante. Nung nawala na yung pamalakad ni Marcos noong araw, napalitan ni Cory, akala maganda yung sistema. Malaya na tayo, maganda pa kanyan, liberal party. Nandoon ang liberty natin, kalayaan. Nasubrahan naman ngayon ng mga kapataan kasi may protection sa kanila.
may batas na ginawa sa kanila na ang mga bata, bawal na ang magdisiplina o mananakit sa bata. Hindi man dapat sa, hindi naman tayo manakit sa mga bata. Ang problema lang kasi, sa sobrang katigasan na, ano, na napipitik sila, dinidisiplina sila. Kasi kung pabayaan lang yan na, ano, pati ibang tao, pati ibang tao, daming madadamay sa mga bataan, hindi mo kamag-anak, inabuso ng mga kabataan. Yan, ikaw lang, ano, press control ng araw, bilis, bilis pagbaba ng presyo. Kasi, gobyerno ang magsasalita lang, tapos na. Ngayon, wala eh. Dinadaan pa sa Kongreso, dinadaan pa sa Senado, pag-usap-usapan. Ay, kung ikaw, halimbawa, congressman ka, ikaw may malaking negosyo doon na masagasaan ngayon yung negosyo mo, hindi ka papayag ngayon, hindi ka bumubutol pabor sa gobyerno. Kasi protektahan mo yung business mo eh. Oh, walang katapusan yun. Taas pa rin ang taas yun. Yun lang, marami pa sana pero may limited ang oras eh. Tinamat na sila. Okay, baka mga gusto pala siguro yung nag-dude eh. Mga COVID naman, paano ang balance eh? Meron ba? Kasi naman, ang ganda yung mga tracking kasi natin.